May nagtanong sa akin, "Sir, tanong ko lang po, sa lending po ako, kolektor. Punta kami sa barangay, ayaw kami entertain. Kasi lending daw kami. Labas daw po ang barangay, ano po talaga dapat gawin para sikasuhin kami sa barangay para makakuha ng CFA? Salamat po." Okay, meron pa po siyang isang tanong. Ano? Ito po. "Boss Ray, tanong ko lang po, mag-file po ako ng small claim sa MTC. Kailangan daw makakuha daw po muna ng CFA para makapag-file dahil same kami ng municipal ng client namin. Ngayon po, sabi po ninyo, pwede na ma'am direct yung pag-file dahil lending kami kahit hindi na dumaan sa barangay po. At sinabi sa akin, yung filing fee ay 3,000 po ang babayaran sa filing fee. Ganyan po ba kalaki ang babayaran sa filing fee, Boss Ray? 5K yung balance ng client, ayaw magbayad kahit saan daw po makarating." Okay, sige po. So, dalawa po yung tanong niya. So, sagutin natin yung una. Okay? O, sabi niya po dun sa una, kolektor daw nga po siya at nagpunta siya sa barangay, ayaw siya kasi kasuhin. No? Kasi gusto niyong kumuha ng certificate to file action. Okay. May ruling na po talaga dyan na pagka po mga kumpanya, hindi na po talaga i-entertain yun ng barangay. Actually po, demand letter lang po, no? Tsaka yung proof na may utang siya sa inyo, which is yung kontrata, no? Masusuffice na po yan, no? Para kayo ay makapag-file ng kasong small claims. Hindi ko lang po kasi alam kung nakapag-send na kayo ng demand letter. Okay, kasi importante po, yun yung number one na nahanapin sa inyo ng small claims court. Kasi o kailangan nexus muna ninyo yung effort ninyo, no, para masingil yung kliyente, no, bago kayo dumiretso sa small claims court. So, para ma-prove nyo po na ginawa nyo ng lahat, is dapat meron kayong demand letter. Okay po? So, karugtong kasi nito, meron kayo isang tanong, no? Yung nagpunta kayo sa MTC, magpa-file kayo kanyo ng small claims. Sabi sa inyo, kailangan po na certificate to file action kasi parehas kayo ng municipality. Okay. Una ho yun, ha? Ito po, no? Hindi ko ho alam kasi kung malinaw ang naging usapan nyo nung taga-korte na kayo lending company. Kasi po, baka mamaya, ang iniisip ko nung nakausap nyo is individual loan to. No, sa tao. Kumbaga, tao sa tao. Kasi o, kung tao sa tao talaga, kung pareho so kayo ng municipality or city, talagang kailangan nyo dumaan ng barangay. No? So, balikan nyo siya. Ang sabihin nyo po sa kanya is, i-represent nyo po yung kumpanya nyo. No? Kasi o, yung client ninyo, hindi po nagbabayad. Ano po? Ipakilino po kasi ano ho yan, hindi na ho talaga kailangan ng certificate to file action. Pagka ho, ano, pagka ho kayo ay kumpanya. Kagaya nga ho nung sinabi nung barangay, di ba, hindi na ho sila nag-i-entertain pagka lending company. Tama ho sila. Baka lang ho hindi kayo nagkalinuwanagan nung kausap ninyo, no, nung magpa-file kayo, na kayo ay lending company. Baka ho akala nila, tao sa tao lang or individual loan lang po yung ano, yung isasampanin yung small claims ano case. So liwanagin niyo sa kanya. Mapunta naman ho tayo dun sa isa niyo pang tanong, no, yung sabi niyo nga is 3,000 ho yung ano, yung filing fee, tapos yung bayarin ng kliyente niyo is 5,000. Okay. Hindi ko alam kung magkano yung rate talaga na exact kasi ang alam ko po dyan, it varies dun sa halaga ng kine-claim ninyo, no? Depende ho kasi dun sa amount, eh. Yun ho ang alam ko, ha. So ang gawin niyo po, kagaya sinabi ko kanina, bumalik ho kayo doon sa ano, sa small claims court, no? Liwanagin niyo sa kanila, no, na kayo representative ng isang lending company, no? Maghahabla ho kayo kanyo ng small claims, no? Na ang utang ganito. Ha?
Tapos para matanong niyo na yung ano kung magkano yung filing fee, no? Kung magkano yung mababayaran niyo, no? Tapos hingin niyo na rin po yung mga requirements kung ano yung kailangan. Pero definitely po hindi niyo kailangan na certificate of file action. Kasi yo, ang hihingin lang naman sa inyo ng ano ng small claims court ay yung mga demand letter, importante po. Dapat to meron kayong napadala at naipareceive na demand letter dun sa sinisingil nyo. Isa po yun. Pangalawa po is yung proof na kayo eh may pautang sa kanya. So, yung kontrata po yun, ano? Tapos so yung statement of claims, i-fill outan nyo po yun, no? Sa korte. Baga magsasalaysay kayo tungkol dun sa utang ng kliyente niya yan. Tapos po, magbabayad na kayo ng filing fee. No, yun po yung gagawin nyo lang sa small claims. Kaya nagtataka ko ako kasi marami ho na akong ano nagawang ganyan, hindi ho ako hinanapan ng ano certificate of file action, no? Yun lang po mga sinabi ko ang hiningi po sa akin. Matagal na po ako nag-aasikaso niyan, no? So kaya alam ko na yun po ang kailangan, no? Siguro po hindi lang kayo nagkaintindihan ng ano kausap ko. No? So pinakamainam po niyan is bumalik po kayo doon, no? Liwanagin niyo po na kayo eh representante ng inyong lending company at ihahablan niyo nga, no, sa small claims court yung kliyente niyo, no? Tapos yung ano, yun liwanagin niyo kung ano yung mga kailangan, ano, kailangan na dalin, no? Ano ba yung mga attachments or requirements, magkano yung talagang babayaran, ano po, para at least masabi nyo sa kumpanya ninyo na ito kailangan ko para maihabla natin ng small claims yung ating kliyente, no? Ngayon po, kung para mas maliwanag pa, kung, kasi kumpanya ho kayo ng lending, eh, definitely po meron kayong corporate lawyer, magtanong din po kayo sa kanya, no? At least po may idea yun. Kasi abogado po yun eh. No? So, kumbaga, masasabi niya sa inyo in detail kung ano yung mga dapat yung dalin eh, para i-present dun sa ano, small claims court at ano po yung proseso. No? Ganun po ang gawin ninyo. Kasi ako ho, yun ho yung ginawa ko nung panahon na nagsasampa ho kami ng, ano, ng kaso sa small claims court, ano po, sa municipality. Kasi yun yung ano proseso eh. So alam ko, kaya ko sinasabi ko sa inyo, yun ho yung na-experience ko. Ano po, hindi ko lang ho alam kung nabago na, pero I doubt na may mababago po. Kasi ang alam ko lang po na nabago is yung ano yung limit, kasi hanggang 1 million na po siya. Yun lang naman po ang nabago. 1 million pababa po pwede po nang magsampa ng kasong small claims. Yun lang naman po ang nabago. Pero yung proseso tsaka yung mga requirements, I doubt po na ano na nagbago yan. I don't think na may amendment po dyan. Ano po. So, yun po yung ano, no, yung gawin ninyo, no, para po mas maliwanag, no. So, balikan nyo sila and then, kumonsulta po kayo dun sa inyong corporate lawyer kung meron po kayong corporate lawyer. Ano po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po nakatulong. Maraming salamat po sa patuloy niyo po pagsuporta at panonood po sa aking mga videos, no. Kunin ko na po itong ano opportunity na to para imbitahan ko kayo na suportahan niyo po yung iba ko po pong mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.